inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-ala si Marta sapagkat kulang kanyang katawan sa paghahanda. Kahit lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang talagang kailangan, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron tayong kasabihan na, "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." And do you agree with that? Totoo yon. Kung nais mong makilala ang isang tao, ang pagkatao ng isang tao, alamin mo sino ang kanyang mga kaibigan. Alamin mo sino yung madalas niyang mga kasama. Na? Sapagkat sa totoo lamang, mahirap maging kaibigan ang isang tao na hindi ka nakaka-relate sa kanya. Kaya tayo nagiging komportable sa isang tao o sa mga tao ay sapagkat we can relate with them, you can see yourself in them, no? So meron kayong mga commonalities. Okay, kaya tell me who your friends are and I will tell you who you are. Oftentimes, you share the same interest. Gaya halimbawa ng mga naging close friend ng ating Panginoon, no? Dito makikita natin ang isang katangian ni Jesus na siya ay tunay na tao. He values friendship. Nagpapahalaga siya sa kanyang mga kaibigan. At ang tatlong magkakapatid na ito na taga Betania, si Maria, Marta at Lazaro, ay tatlong magkakapatid na naging very close sa ating Panginoong Jesus. Palibhasa, ang Betania ay nasa labas lamang ito ng Jerusalem, kaya madaling puntahan. Tuwing pupunta si Jesus sa Jerusalem, meron siyang pagkakataon na dumaan muna sa bahay ng kanyang mga kaibigan, si Marta, Maria at si Lazaro. Okay? At alam ba ninyo, what can be the deepest relationship people can have, deeper than husband and wife? Alam nyo kung anong pinakamatibay at malalim na relasyon? Friendship. Sabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, manapa tinuturing ko na kayong mga kaibigan." Sapagkat hindi alam ng mga alipin ang ginagawa ng kanilang Panginoon. Subalit kayo, sinabi ko na sa inyo ang lahat ng lihim ng Ama. Ha? Wala na akong inililihim pa sa inyo. Kaya nga po, napakalalim ng relasyon ng magkaibigan. At yan yung ideal relationship between parents and children. Pag sila ay naging friends or even best friends. Ganun din ang relasyon ng mag-asawa. Masasabi ninyo na naging malalim ng inyong relasyon bilang mag-asawa kapag itinuturing na ninyo ang isa't isa, not just a spouse, but a friend. Paano mo ba sasabing ang tao itinuturing mo ng friend? Yung kapag meron kang problema, meron kang pinagdaraanan, siya yung naiisip mong puntahan at pagsabihan. Kapag hindi mo kayang sabihin ng problema mo sa isang tao, you cannot call him friend yet. Matatawag mo lamang na ang isang tao na kaibigan mo na kapag hindi ka na nahihiya na sabihin sa kanya
kung anong pinagdadaanan mo. Ibig sabihin, komportable ka na sa Kanya. Kumbaga, yung loob mo ay bukas na sa Kanyang loob. Doon mo masasabi na kayo ay talagang magkaibigan na. At ganyan ang nais ng Panginoon na maging relasyon natin sa Kanya. Personal, intimate. Sapagkat sa totoo lang, wala naman tayong pwedeng itago kay Jesus. Kaya gusto ng Panginoon na ipalagay natin ang ating loob sa Kanya at wala tayong nililihim. Kung ano naman ating pinagdadaanan, sinasabi natin sa Kanya in prayer. Okay? So yan, pagiging kaibigan. At alam ninyo, totoo po yun na kung nais nating, ang mga tao kasi nating palaging kasama ay na sobrang laki ng influence sa atin. Sobrang laki. Kaya kung ang inyong mga ang inyong paligid ay mga taong negative, wala nang ginawa kundi magchismisan, manira ng kapwa, eh most likely magiging ganun din ang ugali ninyo. Kasi otherwise you will not feel comfortable being with them. Okay? Pero kung gusto niyo maging positibo ang buhay ninyo, pumili kayo ng kaibigan. Ang totoo, we do not choose our acquaintances, but we should choose our friends. Kasi friends are very strong influence to us. Okay? Yon. Naalala ko na ako ay estudyante pa. Nung ako ay high school. Kung high school ako, hindi ako masipag mag-aral eh. Kaya lang nadadala na lang ako kasi mga friends ko ang sisipag mag-aral. Yung ganun ba? Nakakahatak pataas. Kung ang inyong mga kaibigan ay nakakahatak pababa, they're not your friends. Ang tunay na friends sa hataking kapataas. Kaya sikapin nating suriin yung mga kaibigan natin. No? Sila ba'y nagdadala sa atin pataas o pababa? Okay? Kung yung mga kaibigan natin ay dinadala tayo pababa, aba, hindi na. Humanap na tayo ng ibang kasama. They're not our friends. Okay? So, yon. At tatandaan natin na walang iba. There can be no other best friend that we can have than the Lord. Ano ba ang definition ninyo ng best friend? Walang iwanan. Diba? Kapag yung asawa mo, hindi ka talaga iiwan kahit nag-aaway kayo, kahit na sama-sama na ugali mo, pero hindi ka pa rin niya iiwan, o ba, ibig sabihin eh, tinuturing kanyang best friend. Diba? Walang iwanan. At si Kristo, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng madalas, di naman natin sinaiisip, di natin sinaalala, pero hindi niya tayo iniiwan. Na? Ang kanyang pag-ibig para sa atin ay hindi nagbabago. So, yun. Diba? So, ganun ang, doon ninyo masusubukan ng mag-best friend eh. Yung bang kahit na kayo nag-aaway, hindi pa rin yung iniiwan ng isa't isa. Lalo na sa oras ng problema. No, when the person is very down, yun yung higit na panahon na kailangan ka. Doon talaga lalabas, yun na talaga ang kaibigan mo. No? Kapag yung kaibigan mo ay andyan lamang kapag masaya, kapag meron kang pera, hindi sila kaibigan. No? Sila yung mga mapagsamantalang kaibigan. Subalit yung mga kaibigan na nanatili kahit na wala ka ng pera, kahit na mumroblema ka, andyan pa rin sila, yun ang mga tunay na kaibigan. Okay? So mga kapatid, we do not choose our acquaintances, but we should choose our friends.